Ito ng umaga, salubungin ang panibagong sigla at pag-asa. Alamin ang mga maiinit na isyu ng sambayanan, mga balita at kwentong dapat abangan. Ratsada, 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 ratsada sa umaga. Narito ang raratsada ng inyong umaga. True na sino? Luzon, Visayas, Mindanao! Paano? Alunok? good morning ho mga katodos ho natin, mga kabubukas pa lamang ho ng kanilang mga talapitan at syempre yung patuloy yung umaantabay, nanonood, nakikinig ho sa DWIZ 882, may todong lakas! Ngayon po ay araw ng Biyernes! Huwebes na ho pala, Friday kasi. Ngayon po ay Huwebes na po mga katodos, March 10, 2022. Sa oras po na 3 minuto makalipas ang alas 5 ng morning, ito po muli inyong karatsyada ngayon pong umaga. Drew Nacino, bumabati rin ho na magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon, magandang madaling araw sa atin mo mga kababayan sa iba yung dagat. Siyempre mga kababayan din ho natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang morning. At eto, sige, matapos ho malitang todong lakas. Sina Jelly Mendez at Haya Ludovico, silipin humo na natin ang ilan sa mga paksa na atin nung tatalakay mga mainit ng mga balita! Ay, pero parang naka ano? Eto, sa kabila ho ng panawagan, at eto na, gobyerno! Ay, nagdadalawang isip pa rin ho, malamig pa rin ho sa irit na suspensyon ng excise tax at VAT sa langis, price rollback, inilarga na ng isang oil company. Ika-apat na sigwada ng bayan yan, bakunahan, naarangkada na. Seguridad naman para sa May 9 elections, ikinasana ng PNP Opland Baklas, ipagpapatuloy pa rin ang COMELEC. Nagitna ng umiinit na panahon, mga customer ng Maynila na wala ng tubig! At agatundo, online sabong, tuloy pa rin! Mga gwardyang sangkot umano sa pagkawala ng mga sabongero, kakasuhan na! Kamatala ilang bahagi ng Davao Region, nalubog sa baha, isa patay! Sa iba yung dagat refugee camp ng mga Rohingya sa Bangladesh, nasunog! At sa sports, ito, collegiate ho ito, NCAA at UAAP, sabay aarangkada! Lamang ho yan sa mga mainit ho na paksa, mga malalaking mga issue ho na atin hong hihimayin at tatalakayin ho natin. At ngayon po nga araw na ito ng Huwebes, March 10, 2022, sa oras po na 5 minuto makalipas ng alas 5 ho. Bago tayo magtungo ho dyan sa mga detalye, alamin ho muna natin ang mga hatid na balita mula ho sa labas ng impilaw! Metro Patrol Report! Tayo natin sa Caloocan, mula dyan sa Kangkalo. Alamin natin ang detalye ng atid ni Beth Samson. Morning, good Beth! Good morning, Drew! Pinarangalan ang lungsod ng Caloocan ng 2021 National Anti-Drug Abuse Council ADAC Performance Award matapos makamit ang 85 High Functional Rating sa 2019 ADAR Performance Audit. Ang parangal ay personal na tinanggap ni Mayor Oka Malapitan at Caloocan Anti-Drug Abuse Office Head, Attorney Sikini Labastilla, mula kina DILG NCR Regional Director Maria Lourdes Agustin, CESO 3 Assistant Regional Director Attorney Annalyn Baltazar Cortez, CESO 5 at City Director Marco Cabueño, kahapon sa Caloocan Nature Park, Barangay 179. Doon nagpasalamat si Mayor Oka sa parangal na pirmado ni na DILG Secretary Director Eduardo Anyo, Dangerous Drug Board Secretary Catalina S. Cuy, at PDEA Director General Wilkins Villanueva. Ani Mayor Oka, ito'y patunay na seryosong kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan niya ng Caloocan Anti-Drug Abuse Council, katuwang ang iba pang mga ahensya. Aniya patuloy na susugtuin ang illegal na droga at sasagipin ang mga kababayan na liligaw ng landas
at nais magbagong buhay. Mula sa Caloocan City, Metro Patrol Betam sa nagulat para sa himpilang na ito ng lakas. DWIZ. Salamat sa iyong pagratsyada, Beth Samson. Dako naman tayo, ratsyadahin naman natin ang pag-uulat mula ho sa Bulacan. Mula kay Kakang Louie Angeles. Kaka, morning good! Good morning, Kaka. Nagkasana ang cloud seeding operation ang National Water Resources Board o NWRB dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Sa huling naitala nitong nakaraang Lunes, March 7, as of 6 a.m. ay nasa 95.3 meters na lamang ang level ng tubig sa naturang dam. Mas mababa ito sa normal na elevation na nasa ganitong panahon ay dapat nasa 200 meters ang taas nito upang mas maging secured ang supply ng tubig sa Metro Manila. Dahil sa hindi na rin naranasan ng pag-ulan sa Angat Dam, sa watershed, itong mga nakalipas na buwan ay nagtakda ng pagsasagawa ng cloud seeding ang National Water Resources Board sa ibabaw ng ADWS. Ang prosesong ito ay magsasaboy ng chemical o asin sa himpapawid upang makalikha ng artificial rain upang madagdagan ang tubig ng dam. Kung bababa pa sa 180 level ang tubig ng ang taas ng tubig ay maaaring magkarasyon ng tubig sa kamay nilaan. Tayo pa ng pinaukulan ay magtipid sa paggamit ng tubig lalo na ngayong naramdaman na unti-unting pag-init ng panahon. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol, Luwela, Sugulat, 10 kilometro, Dulacas, EWIC. Ang Ratsyada o yan ang Metro Patrol Reports ngayon araw po ng Huwebes. Dako naman tayo sa iba pang pag-uulat. Mula kay Patrol 9, J. Mark Dagala. DWIZ Patrol Report. Go, J. Mark. Ibinabala ng National Capital Region Police Office o NCRPO na posibleng tumaas muli ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 kung babaliwalain na ng publiko ang pagsunod sa pinaiiral na health protocols. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Felipe Natividad, kahit ibinaba na sa pinakamaluwag na Alert Level 1 ng Metro Manila, ay kailangan pa rin sundin ang minimum health and safety standards upang maiwasan ang hawaan. Batay sa inilabas sa abiso ng Octa Research Group, malaki ang posibilidad na tumaas muli ang mga kaso ng COVID-19 kung hindi mag-iingat ang mga Pilipino at sumuway sa health protocols. Dahil dyan, sinabi din Natividad na muling pinagana ng NCRPO ang mga border control points ito kontra COVID-19, gayon din ang pagpapakalat ng mga karagdagang tauhan para sa granular lockdowns. Umaasa ang NCRPO chief na makikisa ang publiko sa ipinatutupad ng health protocols upang tuluyan na masugpo ang pagkalat ng virus para na rin sa kapakanan ng mas nakararami. Patrol 9, J. Mark Dagala, nagulat sa impilang ito, Dulacas, dito, Bulaisi. Salamat, J. Mark Dagala. Dako naman tayo sa isa pang report mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Dapat magpaliwanag ng COMELEC dahil sa nilalabag daw nito ang utos ng batas na maging transparent, kaya dapat hayaang masaksihan ang lahat ng ginagawang paghanda para sa nalalapit na eleksyon. Ito niyag ni Senate Committee on Electoral Reforms Chairman Senator Amy Marcos makaraang questionin ng mga senador ang umano'y pagbabawal ng COMELEC na masaksihan ng mga election watchdog at mga kinatuwan ng mga kandidato ang printing ng mga balota na gagamitin sa eleksyon at ang configuration ng mga SD card para sa vote counting machines. Sinangayuna ni Senator Coco Pimentel ang paghingi ng paliwanag sa COMELEC hinggil dito. Hindi anya maaari katwiran ang pandemya para isara ang naturang mga aktibidad sa observers. Sa nasabing pagdinig, sinabi ni na Attorney Hubert Guevara at Attorney Ivan Uy na kapwa information technology experts na pinagbawalan ng COMELEC ang mga observers sa National Printing
printing office kung saan iniimprenta ang mga balota, gayon din sa warehouse sa Santa Rosa, Laguna kung saan kinoconfigure ang mga SD card. Hindi raw nila maintindihan kung bakit dito magkakaroon ng security at health issue dahil may secured na observation room sa National Printing Office na regular na ginagamit kapag eleksyon. Nagtataka rin daw sila dahil biglang ngayong may regional hubs para sa papalyang SD card, samantalang sa mga nagdaang eleksyon sa Santa Rosa, Laguna lang yun ginagawa. Tugon ni COMELEC Deputy Executive Director for Administration Helen Flores, pansamantala lang naman daw ang pagbabawal sa observers sa printing ng balota at papayagan din sa takdang panahon. Pero tugon ng senadora at mga IT expert, ano pa ang babantayan, samantalang COMELEC mismo ang nagsabi na 66.4% na ang naimprintang balota at halos tapos na rin ang configuration ng mga SD card. Dahil dito'y magpapatawag muli ng pagdinig ang committee para magpaliwanag ang COMELEC pati na rin ang Smartmatic na hinihinala na pinagmulan ng mga datos para sa eleksyon na di muna'y nakuha sa mga hacker. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Salamat, Patrol 19, Sally Bueno. Lumipad naman tayo patungo sa rarating na yung balita ni Patrol 45, Raul Esperan. Mahigit sa 1 milyong pediatric Pfizer vaccine ang inaasahang darating Huwebes ng gabi. Sangayon sa Manila International Airport Authority Media Affairs Division, ang Pfizer vaccine na may kabuang bilang na 1,056,000 ay darating sakay ng Air Hong Kong Flight LD 456 bandang alas 9 sa NAIA Terminal 3, alas 9 ng gabi, Huwebes, at ito ay inaasahang sasalubungin ng mga opisyal ng DOH at ng National Task Force for COVID-19 para sa maikling seremonyas bago ito ipamahagi sa Kalakhang, Maynila at sa karatig na probinsya. Raul Esperas, Patrol 45. Nagulat sa pila may todo lakas DWIC. Alright, maraming salamat si Patrol 45 Raul Espera. Salamin naman natin ang pag-ulat ni Patrol 11 Tina Nolasco. Muling ipinanawagan ni Representative Sharon Garin ang pag-asagawa ng special session ng Kamara sa gitna ng pagsipa ng presyo ng langis. Anya, kung agad na magdadaos ng espesyal na sesyon ngayon, ay maaari nang magpasa ng panukala sa loob lamang ng isang araw at agad na mapirmahan ng Pangulong Duterte. Dahil kung hindi, kailangan pang maghintay hanggang matapos ang halalan na anya'y posibleng huli na. Giit ni Garin, hindi lamang pampublikong transportasyon ang apektado ng taas presyo sa petrolyo, kundi pati ang iba pang mga industriya na umaasa sa transportasyon na lubhang makakaapekto sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa mula sa pandemya. Dagdag ng mambabatas, bagamat anya walang magagawa ang bansa sa pandaigdigang presyo ng krudo, maaari namang magpagaan sa pasanin ng taong bayan ang pagpapabuti sa mga kasalukuyang programa at pagpasa ng mga bagong hakbang sa lalong madaling panahon. Ito si Patrol 11, Tina Rolasco, nag-uulat para sa Impilang May Totong Lakas, DWIZ. Alamin naman natin, i-abol muna natin itong isa pang report mula kay Daisy Siete Jopel Beleño. Kailangan pa daw na masusing pag-aralan ang kaliwat kanang panawagan na ibasura na ang oil deregulation law na siyang dahilan kung bakit tila nagiging inutil ang gobyerno para mapigilan ang walang preno na pagsirit ng presyo ng langis na nagpapahirap hindi lamang sa transport sector kundi maging sa taong bayan. Sa Malacanang briefing, sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemary Idelion na mahalagang malaman kung ang oil deregulation law ba talaga ang dahilan kung bakit daw nawalan ng pangil o kapangyarihan ang gobyerno upang pigilan ang sunod-sunod na oil price hike ng mga kumpanya ng langis. Pero ayon kay Edilion, naniniwala siya na ang kailangan lamang daw ay magkaroon ng iba pang sources of energy ang Pilipinas. Sa katunayan, pagdating aniya sa elektrisidad, bumaba
sa 4% ang pagiging dependent ng bansa sa langis. Sa ngayon, 6 trilyon ang nakikita talaga nilang may mataas na porsyentong nakadepende sa produktong petrolyo ay ang ating transport sector. Kaya masigasig aniya ang Department of Transportation para sa modernisasyon ng mga pampublikong transportasyon sa bansa at mawala na ang mga fuel inefficient na sasakyan sa kalsada. Payag pa ng NEDA official, ito ang mga kinakailangang maipatupad na long-term solution na dapat aniya na gawin umano ng pamahalaan upang maibsan kuno ang walang habas na pagsirit ng presyo ng langis. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May Tunong Lakas, DWIZ. Salamat, Jopel Peleño. Unang bugso pa lamang ngayon ang mga balita mula ho sa labas ng Impilan sa oras po na 7:07 makalipas sa 5 ng morning. At batiin muna ho natin yung atin ho mga sukling taga-subaybay, mga suki ho nating taga-pakinig, mga nakaantabay sa pamamagitan po siyempre ng atin po mga himpilan sa iba't ibang panig ho ng bansa, lalo ho sa mga probinsya. Magandang umaga po sa mga taga-Dagupan, mga taga-Pangasinan, nakatutok ho sa pamamagitan po ng DWIZ 89.3 FM Dagupan. Magandang umaga. At sa mga taga-Palawan via 94.3 FM, magandang umaga po sa inyo mga katodos. Uy, mga nakatutok ho dyan ho sa Sugbo. Good morning din po sa Home Radio 106.7. Habang dyan naman po sa Davao na medyo inuulan-ulan ho, hindi lang pala medyo inuulan, talagang bumaha pala talaga dyan sa Davao. Ano? Nakatutok ho sila sa pamagitan po ng Home Radio 98.7. Mamaya, hihingi ho tayo ng update kagay ho dyan sa pagbaha sa Davao. Alright, ituloy natin ang balitaan ngayong webay! Metro Patrol Report! Palengke muna tayo sa kasama ang numero unong palengkero sa balat ng radyo, si Tataray Abelia. Magandang morning, Tataray! Okay, maraming salamat, bro, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Tayo po ay Pasigan Mega Market. Ating alamin na ang mga nagtataas na nagbababa ang presyo, no? Sa presyo ng laman dagat muna po tayo, ano? Ang tulingan ay 280 ang kada kilo, 240 naman ang tambakol, 160 naman ang dili, sapsap ay 250 ang kada kilo. Kalaysalay 300, lapu-lapu 500 ang kada kilo, tamban 100, 400 naman ang tuna. Asa-asa 380, 360 naman talaki ito ko, no? Sa alimasag na malalaki ay 600, 260 naman ang alumahan, 270 naman ang maya-maya, bangus na malalaki 220, 180 naman ang tilapia malalaki, at ang gigi naman ay 280. Sa presyo ng gulay, dumako po tayo. Ang kalamansi dito, sinta na ang kada kilo, talong naman ay 90. Ang palaya naman, napakamalang ang palaya, 120 ang kada kilo, no? Carrot naman ay 90 na ngayon. 40 ang kada kilo ng sayote, 100 naman ang cauliflower, patata, 60. Ang sinilabuyo ngayon, 120 na ang kada kilo, no? Then, aluya naman ay 120. Sa presyo ng baboy, 330 lamang, 300 naman ang buto-buto. Ang presyo naman ng baka, 280, ano? Buto-buto naman 320, at ang manok naman, ang kada kilo ay 170. Yan rong ating bagay presyo, Pasig Mega Market. Ito ang Metro Patrol, Tataray, Argo, Sabila, Lugos, Sinti, lang may tudulo ka si WIC. Salamat, Tataray Abelia, mula ho dyan sa Pasig Mega Market. Siya ho ay namalingke. At meron ho mga nagtaasan at talaga marami ho, mas marami ho ang nagtaas sa mga presyo kaysa doon sa mga bumabaho na presyo. Oh, ituloy ho natin ang talakayan, ang balitaan ngayon pong araw ng Webes. At kanina nga ho binabanggit natin yung presyo ho ng krudo. Magkakaroon daw ho yun ng malaking epekto. Yung excise tax sa krudo.
kung sususpindihin, no, magkakaroon daw ho yan ng malaki epekto sa social services ng gobyerno, yung sinusulong nga po na suspension ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ayan po ang babala po ng DBM o Department of Budget and Management sa gitna po ng lumalakas na panawagang suspindihin na ho yung buwis upang mabawasan ho ang epekto ho ng hindi maawat na oil price hike. At ayon po kay DBM, Secretary Tina Rose Canda, bagaman makatutulong sa transport sector, kahit ho sa agriculture sector, yun pong nabanggit na panawagan, mahihirapan naman daw ang gobyerno na pondohan po ang ilan pa nitong social services and programs. At kabilang aniya sa maaaring maapektuhan ang posibleng maapektuhan ang edukasyon kung saan mawawalan o kaya ho ay mababawasan ng pondo para ho sa K-12 o yung K-12 program. Health facilities, ito ko, maapektuhan din ho ay mga medical assistance ho ng DOH, maging yung ayuda po ng DSWD sa mga individual ho na nasa crisis situation. Ah, kagaya ho dyan sa Davao, meron ho mga kababayan tayo sa Davao, nasa crisis situation, apektado ho sila ng kalamidad. Pinalawanag naman po ni Canda na kailangan ho ng malalimang pagtalakay dito ho sa issue po ng excise tax suspension at VAT moratorium sa mga produktong petrolyo. Kayo ba? Pabor kayo? Ba, siyempre, lahat tayo, pabor naman tayo na makakatulong ho yan. Ang sinasabi naman ho ng ekonomista na si Congressman Joey Salceda ay dapat na hong suspindihin sa lalong madaling panahon ang excise tax sa langis upang maiwasan ho ang malaking epekto ng walang prenong oil price increase sa mga mamamayan. Ayon po kay House and Ways Committee Chairman Albay 2nd District Representative Joey Salceda, dapat daw magsakripisyo muna ang pamalaan para po sa kapakanan ng taong bayan. Bagaman malaki ho ang mawawalang kita sa gobyerno sa excise tax sa ilalim ho ng train law, malaki naman ho ang matitipid natin. Bong Jovi? Kailangan ho natin dito ay mag-ambag-ambag. Ang pinakamalaking dapat ng gobyerno dahil tumaas na nga, bubisan mo pa. Kaya yung excise tax, kailangan talaga suspend yun. Okay. Mga 98.7 billion yun. Yung train excise. Yan pong effect, yun ang mawawala sa gobyerno pag sinuspend natin yung excise tax. Pero yun din ang masisave po ng mga ordinary consumers. Samantala, inihirit din ni Salceda na suspendihin ang koleksyon ng VAT sa langis. 75.2 billion. Yung makukolekta mo sa VAT ay ganito, pero dahil po sa base po sa $70, pero nasa 128 na. So lalampas ka po ng 75 billion pesos. Okay. Yun ang pinapanukala namin ng gamitin para pang-ayuda po. Sa transport, sa farmers, sa fisher po. So total ho ang matitipid ng gobyerno at mawawala naman ho sa kita, matitipid ng taong bayan at mawawalan kita sa gobyerno, more or less 160 billion pesos sa excise tax at dun ho sa VAT sa langis. Yan ho ay batay ho sa panayam ng DWIZ kay House and Ways Committee Chairman Joey Salceda. Okay, nasa operation. Sige, ano na lang natin. Kung pala rin, papala rin. nasa operation pala. Kaya mag-iingat ho kayo dyan, ha, mga kababayan ho natin sa Mindanao. Lalo na ho yung mga nandiyan sa bandang Davao, sa bandang Sarangani, ha? Mag-iingat ho kayo, malakas pala ang ulan dyan, binaha pala dyan. Oo. Magandang umaga ho, maulang umaga ho sa mga kababayan ho natin sa Jensa, nakatutok ko sa Home Radio 98.3. Sa mga taga CDO naman po, Cagayan de Oro, Home Radio 93.5. Magandang umaga rin po, mayong buntag. Sa mga taga Iloilo, nakatutok ho sa Home Radio 89.5 Iloilo. Magandang morning din. At sa mga kababayan ho natin na Oragon, magandang umaga ho, marhay na aga ho. Sa mga taga Camarines Sur, dyan ho sa
Ayan, naririnig din ho tayo, mga taga-Kabusaw, mga taga-Kabusaw, Camarines Huor. Nakatutok ho sa pamagitan ng Home Radio 95.1 Naga. At sa mga taga-Legaspi, yan, kanina narinig nyo, si taga-Alba yan, si Kong Joey Salceda. Nakatutok, magandang maga po sa mga Oragon dyan ho sa Albay, Legaspi Albay, sa pamagitan po ng Home Radio 92.3 FM. At syempre, doon naman po sa mga nakaantabay, nanonood ho sa atin sa pamamagitan po ng internet, social media, Facebook, syempre. Magandang umaga rin po. Sila po ay nanonood DWIZ 882, Facebook live streaming po yan, lalo na si Kuyang Nelson Malinaw, si Ramon Abadillo, good morning po, watching from Santa Rosa, Laguna, at syempre si Ate Zen Roman, magandang morning din po dyan sa Bataan, si Siken Ku, taga Davao ito eh, maayong buntag sa inyo ha. Si Rosalinda Ning Elona, good morning po, from Aichiken, taga Aichiken, Japan ho ito. Gaijin des, si Rosalinda Elona, si Tina Tominaga, taga Taharashi. Ohayo gozaimasu nga, si Tina Tominaga, at si Eva Forsberg, nanonood ho mula sa Sweden. At kanina, kagaya ho ng binabanggit natin, pagpatuloy natin itong talakayan natin, kaugay ho, ito talagang apektado ho ang buong mundo, mga katodos, sapagkat meron akong ibinababala po sa buong mundo ay ang global energy crisis. Bunsod nga po itong bunsod nito na nagpapatuloy na bakbakan nga ho ng Russia at Ukraine, at apektado rin po ang supply ng pagkain sa buong mundo. Opo, yan po ang kinababahala po ng United Nations. At kung yan ay magpapatuloy, malamang numipiso ang supply ng pagkain. Mga ano ho yung bansa na yan, mga supplier ho ng wheat, trigo, yung nanggagaling ho sa tinapay. Oh, eto, sige. Bago tayo mag-break, alamin ho muna natin ang ilang mga balita mula ho sa probinsya. Ronda, probinsya. Tayo natin sa Ilocos Norte na yung magabigat, Manong Ronald Isle Domingo. Yes, sana yung bagmanin magabigat, Ading Drio. Umaasa si Ilocos Norte Governor Macho Marcos Manotok na matatapos sa nakatakdang panahon ngayong taon ang mga tatlong malalaking proyekto na kinabibilangan ng Dapayan Center, Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium at ng extension building ng Kapitolyo. Sinabi ng opisyal na 60% ang natapos na sa Ferdinand Marcos Memorial Stadium. Sinabi niya na kahit sa Dapayan Center at ng extension building ng Provincial Capitol ay malaking bahagi na rin ang natapos. Umaasang opisyal na makukumpleto lahat ng mga ito ngayong taon upang magamit na ang mga kababayan. Balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Sintilang May Tutong Lakas, DWIZ. Salamat, Ronald Idol Domingo, mula ho dyan sa Ilocos Region. Silipin naman natin ang balita mula Central Luzon, ihatid mula dyan sa Bataan ni John Bringula. Ngayong araw, March 10, muli makikisa ang lalawigan ng Bataan sa ika-apat na yugto ng National Vaccination Program ng Department of Health o DOH. Ito ay pangunahan ng Bataan Provincial Health Office at tatagal hanggang ika-labing dalawa ngayong buwan ng Marso. Ayon ito mismo kay Governor Abet Garcia. Ayon kay Gov. Abet, layon nito na mabakunahan ang mga taga-Bataan sa lalawigan mula sa edad na 12 pataas para sa kanilang first dose at second dose. Ang mga nasa edad na 18 pataas naman ay booster dose ang kanilang tatanggapin. Ayon pa rin sa gobernador, maaari ding magbabakuna ang mga batang edad 5 hanggang 11 sa mga araw na nabanggit. Ito ay para masiguro ang protection ng lahat laban sa COVID-19 na kadalasang nauwi sa pagkakaospital o di kaya ay pagkamatay. Maaring mag-okay na lamang sa vaccination site ang lahat ng gustong magpabakuna. Yun bring na nagulat sa Imperial Metodo Lakas, DWIC. Batsada. Si Johnny Gole, Kuyang Johnny, mula pa rin dyan Central Luzon.
Yes, Dro. Nakalasalamat. Mayap ni Abak. Pinaghahandaan na ngayon ng mga lokal na pamahalaan dito sa Pampanga ang pagiging new normal situation na sa mga nalalapit na panahon. Ito yung inanunsyo ni Pampanga Governor Dennis J. Pineda matapos ang pakikipagpulong nito kina DILG Secretary Eduardo Anyo at Presidential Advisor for COVID-19 Response at Testing Star Secretary Bebencio Dizon. Ayon dito sa gobernadora, nakahanay na umano itong Pampanga doon sa mga lugar sa bansa na nasa low risk ng pandemic na maging daan upang mailagay na ito sa new normal situation sa nalalapit na panahon. Sa kasalukuyan kasi nasa 83 na lamang ang naitalang active cases ng COVID-19 na dito sa Pampanga as of March 5 report ng Pampanga Provincial Health Office COVID-19 Bulletin. Samantala na sa 81.05% na ng populasyon na dito sa Pampanga tumanggap na ng kanilang bakuna o katumbas ito ng 1,937,780. Gayunpaman, iminungkahi ng National IATF na mananatili ang pagsusuot ng face mask at mga minimum standard protocols kahit na nasa ilalim na ng new normal ang mga lalawigan, kabilang na nga itong Pampanga. Kalinsabay nito, makikipagpulong itong si Governor Pineda sa Pampanga Mayor's League upang plansahin ang mga plano sa sandaling maipatupad na nga itong new normal situation sa Pampanga. Samantala, ibinabalita naman itong si magalang Pampanga Mayor Romulo Epeksona na naabot na nila mahigit sa 80% sa kanilang mga residente nang tumanggap na ng bakuna. Samantala, tuloy-tuloy pa rin itong isinasagawang pediatric vaccination para doon sa 5 hanggang 11 taong gulang. Umaapila pa rin itong si Mayor Texon sa kanyang mga kabalen na sa hindi pa nagpabakuna na magpatala lamang sa kanilang mga barangay health centers upang maitakda nga itong pagdadaos ng vaccination sa kanilang mga lugar. At hindi na kinakailangan pa na magtungo nitong mga pasyente sa mga vaccination facilities. So yan ang report. Buhat ito sa Gitang Luzon. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Ano gole at simpi lang ito dulakas, BWIC. Salamat mga balita o yan mula sa mga probinsya. Magbabalik ko tayo makalipas lamang ilang mga paalala. All right, tayo hoy na sa ikalawang bahagi na po ng Garatsyada sa umaga ngayon pong Huwebes. At tama-tama kanina binanggit ho natin sa ilan ho sa mga mainit ho na isyo ito hong online sabong o yung e-sabong. At tuloy na tuloy pa rin ho itong e-sabong. Nasa kabilang linya ho natin si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman po ng komite nga po na nag-iimbestiga ho doon sa mga nawawala hong sabongero. Good morning po, Senator. Good morning, Drew, at saka sa ating mga tagapakinig. Good morning po sa ating lahat. Opo, Senator, update lamang ho tayo dito sa mga nawawalang sabongero. Ang balita namin, nadagdagan daw itong mga nawawala. Ay, yung latest count natin, Drew, sa pang 31, umakyat ito sa 34 dahil nga hindi na accounted yung kasama, hindi na properly accounted pala yung dalawang kinidnap doon sa isa sa Kalumpit, Bulacan, sa Mega Station, at yung isa, ay dalawa pala doon, tapos yung isa doon sa pinasok sa bahay niya mismo sa San Pablo, San Pablo, Laguna. Mm-hmm. Ito yung mga master agent ito ng isabong, hindi na isama, kaya 34 na lahat. Nako, nadagdaga talagang kailan ho ulit ang hearing po ng inyo pong komite, Senator? Hindi pa ako nag-schedule ng exact date doon, no? Kasi yung next hearing namin ay nakadepende pa yan sa magiging update sa akin ng sa ADG na ngayon sa kasalukuyay patuloy nila yung kanilang criminal investigation. Opo. At hinihintay ko pa yung kailang update kung kinakailangan para na magpapatawag tayo ng another hearing
para nga maalalayan sila kasi ang kanilang handicap ay nahirapan silang kunin yung kooperasyon lalong-lalo na nung management ng mga sabungan. Opo. Kung saan na nangyayari yung pagkawala ng mga sabungero. Mm-hmm. So kung kinakailangan nila ng alalay nitong committee na ito para mapilitang mag-operate sa kanila sa mm-hmm. investigasyon. Opo. Yung management ng mga sabungan din at saka yung ibang tao pa na posibleng involved mm-hmm. dito sa pagkawala ay gagamitin natin ang ating committee para mapabilis yung pag-imbestiga. Opo. Ilan ho ba yung kakasuhan na tama ba mga security guard ho ba yung kakasuhan Senator? Yes, hindi ko pa nakuha yung numbers ng kakasuhan. Okay. Bro, kasi nga tinatapos pa nila yung kanilang pag-imbestiga. But suffice it to say na meron na tayong medyo mabigat na lead sa investigation. No? At saka mm-hmm. anytime from now, pwede na silang magpapahil ang kaso according to sa IDG. Wow, okay. Dito naman tayo, dun naman sa tuloy-tuloy pa rin ho na operasyon ng online na sabong. Ano ho ang inyo ho naging initial reaction? Ito pong lumabas na balita na ito mula ho sa Palacio. Diba, last time nag-uusap tayo, sabi nyo, na kay Pangulong Duterte na, no? Although, kumabyo rin kayo sa inyong statement, no? Nandun na sa kanya yung papel, pero tuloy pa rin ang operasyon na Senator. Wala tayong magawa, no? Kami naman sa Senado ay nakiusap lang sa kanila. We're just urging them to suspend the operations of Isabong, but the final say ay nandoon talaga sa ehekutibo, no? Sa mm-hmm. executive branch of government, dahil may kanya-kanya mang kaming TERP. Hindi naman namin pwedeng pasukin yung TERP nila. Mm-hmm. Kanila yan. So, I maintain na though I respect their decision, mm-hmm. though I respect their decision to continue on with the operations of Isabong, but the whole Senate maintain its stand na dapat talaga itong masuspend muna habang wala pang linaw itong pagkawala ng 34 na tao. So, yun lang to. Wala na kami magawa further than that. Okay. Doon na lang kami sa legislation. Pero opo. Pag i-stop ng operations, ay trabaho po yan ng executive branch of government. Siyempre, ang inyo pong opinion, sa inyo pong opinion, suspension. Do yung iba naman ng opinion ng executive, ano po, Senator. Yes. Opo. Doon po sa operations po ng siyempre yung online sabong, no, yung mga pinatawag po ninyo, no, sila kabilang din, Jose, tuloy pa rin din ang operation nila, no? Lahat talaga. Mag sinuspend ang pagkor kahit nasa pakiusap na din sa resolution at during the hearing nagkasagutan pa nga kami doon, but wala tayong magawa. Hanggang doon lang talaga. Opo. Senator, kung kayo naman ho ang tatanungin, yung traditional sabong, okay lang sa inyo? Wala, kung talagang kung tutusin, sa akin talaga, gambling is whether legal or illegal, is not good. Is basically immoral. Pero since nasa kultura na natin yan, yes. Hanapan natin ang paraan na ma-regulate properly para hindi ito magresulta sa napakaraming social problems, no? Yung traditional sabong naman, sa FCD, is being part of our culture, nakikita naman natin na medyo hindi gaano addictive as compared to isabong. Mm-hmm. Ang addiction kasi ang nagdudulot ng maraming problema, bro. Okay. May meron ng nagresulta ito sa mga maraming nagsangasangan na mga problema. May mga bata na mga minor de edad na suicide. May mga police na mismo na involved sa crime, nagnakaw, nag-hold up dahil nga sa pagkalulong ng isabong. So that problem should be cured by society itself. Mm-mm. By through regulation, proper regulation ng isabong. Mm-mm. So yun lang naman ang sa atin, hindi naman tayo talagang
hindi naman talaga lahat nasisira ang buhay sa isa pong marami nasisira, meron din nagkikinabang. Pero yung atin nga lang is i-regulate sana para hindi ma-regulate properly para hindi ganong addictive. Like yung frequency. Mm-hmm. Gusto ko lang talaga yung frequency ng cockfights ng isa pong isa, hindi naman gawin 24/7. Dahil grabe kabilis ang pagkalulong ng isang tao dyan sa sugal na yan. Kapag 24/7, nasa loob ka lang ng kwarto mo, pindot ka na pindot ng cellphone mo, yun na. Tapos na, panalo ka na. Or kaya pa, o kaya eh, nalibing ka na sa financial problems na big sabihin, opo, sa makatwid eh, Senator, limitahan ang itong isabong gano'n, no? Yes, limitahan dapat. I-regulate talaga, i-regulate. Kailangan siyempre din ng gobyerno ng kita, Senator, eh. Totoo, hindi po pwedeng walang revenue na papasok sa gobyerno. Pero yun nga lang, ang kita ay dapat naman commensurate. You can just imagine yung kita nung isang kumpanya lang, yung Lucky 8 StarQuest ay sabi 3 billion. 3.5 billion naman. Tapos ang kinikita ng gobyerno is nasa mahigit 500 to 600,000 a month lang. Teka lang, parang mali ano yata yun ah. Million. Ah, million. 500 to 600 million a month lang. Mm-hmm. So, sabi nga, ng ibang senador, si Ralph Ricto, no? Sabi ni Senator Ralph Ricto, pitans lang ang natatanggap. So, through proper regulation, baka tataas pa ito, lalaki pa itong kita ng gobyerno. Okay. Kung lalaki kita ng gobyerno, ibig sabihin nun, ano yung possible na dadagdagan nyo rin ng tax yung isabong? Pwede rin ganun? Through regulation. Through regulation, okay. Walang lusot, walang leakage. Okay. Dapat monitored lahat ng activities ng isabong. So, pwedeng pataasan. Pwedeng patataas yung kanilang taxes. Okay. Nasilip nyo na ho ba yung kanila hong kinikita? At syempre, kung talagang binabayad nila na tax, yung dinedeclare nila na tax, Senator? Well, according to my official records naman ng PAGCOR, magkano natatanggap nila dito sa 7 kumpanya na nag-operate ng isabong, ang pinakamalaki doon na tax ay nanggagaling doon sa kumpanya niya atong Angel. Halos nag-dominate nila itong isabong industry. Mm-hmm. So, yun ang pinakamalaki, yung galing sa Lucky 8 StarQuest. Okay. So sila pala meron, no? Oo. At yun naman naibabayad naman ng tama, ano po, no, Senator? Siguro kasi recorded naman ng PAGCOR, meron naman silang record diyan na ipakita sa atin during the hearing. Okay. Opo, medyo maiba tayo, Senator, at ito malamang ay dadaan din ito sa inyo sa Senado, itong inihirit nga po, ipinapanawagan nga po na suspension ng excise tax sa langis at ng VAT. Ano po inyong take dito, Senator? Well, isa nga yung tayo dyan, no? That could be the immediate solution para sa dito sa problemang rising prices of oil. So, papayag, sangayon ako dyan na kung halimbawa mag-uopos yung executive branch of government, no? Particularly yung Department of Finance, kung ayaw nilang bababa yung koleksyon nila, kung ayaw nilang totally i-eliminate muna, i-suspend muna ang implementation, ay pupuyin sigurong bawasan. Bawasan? Opo. Okay. Hindi tanggalin, bawasan lang. O bawasan, halimbawa, yung substantial bawas talaga, minimum 50%. Or kung pwede nga yung buong excise tax sa hinto mo nang pag-collect ka. For the meantime na may crisis pa doon sa yung Ukraine-Russia war. Opo. Doon naman sa, siyempre, special session, urgent na ito, no, Senator, no? Yes. Dapat urgent na ito, magpatawag na ang Pangulo ng special session, ano po?
Yes po. As, kung kinakailangan, kung kontrata, kailangan nga, kasi we are governed by laws. Nag-govern yes. ng sa stock, is yung train law, mm-hmm. or kaya yung gusto mong madugo pa na balitaktakan yung oil deregulation law, revisit natin, pero kailangan talaga ng legislative action niya, dadaan niya sa Kongreso. Mm-hmm. So, kinahanglan ng Pangulo na magpatawag ng emergency session. Mm-hmm. Emergency na. Kasi we are on adjournment kami ngayon. Okay. At next week, meron na naman nitong dagdag presyo, Senator. Mukhang madadagdagan na naman ng pasakit ng mga taong bayan dito sa langis, ano po, Senator. Alright? Opo, talaga. Oo, tayong lahat ito. Walang pili ito. Pero mas lalong apektado talaga. Mahihirap. Siyempre. Lahat tayo apektado talaga. Kahit na mayaman, aaray rin yan pag isang full tank ang gagawin niya. Magugulat siya pag bayaran na. Ganito na palang babayaran ko. So, lahat apektado. Okay. Kailan kaya aasahan ng taong bayan yung session na yan, Senator? Kasi lahat talaga nakaabang kung ano magiging desisyon ng nasa itaas ng Pangulo rin. Hopefully. It all depends kung magpapatawag si Pangulong Duterte. Kung kailan siya magpatawag. Basiha natin yung konstitusyon. Only the president can call for a special session. No? Well, the Senate is, the Congress is on adjournment. Okay. Sige po. Well said po, Senator. Maraming salamat po. Good luck po sa inyo. Mag-ingat po kayo. Yes, do. Maraming salamat. Magandang umaga po. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ha? Kaugnay ho dyan sa pinag-usapan natin na online sabong at itong ang excise tax sa langiso. Kailangan magpatawag talaga si Pangulong Digong ng special session bago gumalaw, kumilos ang Kongreso. Diba? So, ano na? Ay, gising na! Pero na lamang ko tayo, 10 minuto bago sumapit ho ang ganap na alas 6 ng morning ngayon pong Webes. Oy, good news ho, meron hong price rollback ang Petrogas. Kahit ho ang ilan ho niyang mga kasamang kumpanya ng langis, patuloy ho sa pagtaas. Epektibo ho yan ngayong araw, Marso at Yes ho, itong rollback sa diesel ho at gasolina nitong Petrogas. At ayon ho sa Petrogas, tatagal ho hanggang, tatlong araw lang pala, tatagal, kumakaano ba tayo, tatlong araw lang pala itong rollback sa presyo ng langis. Sakop po nito ang lato ng kanilang gas station sa bansa. Nabitin tuloy si winner. Maglalaro ho sa 5 pesos 85 centavos ang tatapyas ho sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 3 pesos at 60 centavos ho sa kada litro ho ng gasolina. Layunin po ng Petrogas na mabawasan ho ang epekto sa mga motorista nitong walang puknat nga ho na oil price increase. Sunod-sunod ho kasi. At next week pa ho kasi, pwede na naman hong magpatupad na naman ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo! Eto, matindi. Pinag-iisipan na ho ng ilang jeepney operators at drivers na maglunsod ng Tigil Pasada. At dahil nga ho, sa wala nga hong prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At ayon kay Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, President Orlando, si Calando Marquez, ay nagpulong ho sila ng ilang jeepney operators at drivers at inihayag ng mga ito na plano nilang tumigil muna sa pamamasada kung hindi tutulungan ho ng pamahalaan. Kabilang po sa mga nagpaplanong magtigil pasada
ay ang mga driver at operator sa Aparik Cagayan, sa La Union, Ilocos Sur, Mountain Province, Cordillera, at ilang bahagi ho ng Visayas at Mindanao. Umaabot na daw anya sa mahigit 70 ang presyo ng krudo sa mga nabanggit na lugar, kaya't kakarampot na lamang ang kinikita ng mga operator at chupir! Hi, good morning! Si Ate Andrea Jong at si Ate Annette Allegri D. Si Marlene Mamiloto, good morning din. Si Remus Calpe, magandang morning. Hindi agad yan papatigil dahil malaki na kukuha ng government, parang sa gas. Sabi ni Remus, yung sa online sabong. Alright. Si si Ate Annette Allegri D. How about casino? May mga public servants addicted to gambling too. To name a few some, meron daw candidate are glued to this form of gambling. Actually, hindi lang mga kandidato. Kahit nga walang pera, pumupunta dyan. Basta lang may pangsugal. Ang daladala nila yung mga ano nila, ay alahas, nag-ano. Yung iba nga pumapasok dyan, nakakotse, paglabas, wala na, nagtataxi na lang. Totoo yan, ha? Marami akong kakilalang ganyan. Si Evelyn Ariza Diwang Banks, good morning, Drew. Si Virgie Jarvis, ha? Nanonood po. Mula sa United Kingdom. Good morning din, Joel! Joel de Dios! Taga San Mateo ho ito. Maraming salamat. Si Eric Pineda, nanonood ho sa Japan. Magandang umaga ho. Ayaw kasi si Mami Nitay. Good morning. Si Johnson Tan, nanonood ho mula sa Taiwan. Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan mula sa Taiwan. Nanonood ho sa Facebook Live at sa YouTube. Magandang morning din, syempre. Ay nako, talagang pahirap ho talaga. Kung meron lang talagang maraming reserbang lang isang Pilipinas, hindi na sana naggaganyan, di ba? Ito pa mga katodos, dako naman ho tayo sa iba hong mga issue. Ngayon po nga araw po na ito, aarangkada, ang ika-apat na bugso ng National Vaccination Drive, National COVID-19 Vaccination Drive ng Pamahalaan. Target po na nasabing programa na mabakunahan nasa 1.8 milyong individual na edad 12 pataas, at tatagal ho ito ng 3 araw. Ayon po kay National Task Force Against COVID-19 Vice Chairman at Interior Secretary Eduardo Anyo, bukod sa mga paaralan, gym at mall, ibababa na rin yung mga pagbabakuna sa mga barangay, maglalagay na rin sa mga private clinic at syempre sa mga workplace, yung mga lugar nga po na pinagtatrabahuhan. Samantala, kasado na rin po ang seguridad ng Philippine National Police para po sa national at local elections sa Mayo 9 ho yan. At tiniyak ho yan, TPNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, na kabilang ho sa kanilang pong mga hakbang ay pagdaragdag po ng mga tauhan, lalo na po sa mga lugar na meron pong mataas na presensya ng mga teroristang grupo. Habang ang COMELEC naman po ipagpapatuloy po nila ang kanila pong Auckland backlash. Pero may disclaimer, nilinaw po ni COMELEC spokesman na Director James Jimenez na sasagawa lamang ang operasyon sa mga pampublikong lugar alinsunod ho yan sa batas. Ang pagbaklas lamang anya sa illegal na campaign materials sa private properties ang sinuspinde ng Supreme Court. Ito, matindi, isa pang problema bukod doon sa presyo ng krudo. Nagulat at nadismaya po ang ilang residente ng mga lungsod ng Maynila, Kangkalo at Quezon City matapos pumukalan sila ng tubig dahil sa pagpapatupad po ng Maynila ng sa kalahating araw, 18 hours na emergency water interruption. Sa pulho, sa biglaang water interruption, ang ilang bahagi po ng Tondo, Maynila, ilang bahagi ng Quezon City, habang nito lamang po Martes ng gabi, nawalan po ng tubig ang ilang bahagi po ng Caloocan. Nilinaw po ni Maynila spokesperson Jennifer Rupo na kinulang ang supply ng tubig na pumasok sa La Mesa Treatment Plant at sinabayan pa ito ng mataas na demand dahil sa umiinit na panahon. Speaking of panahon, kanina yung binabanggit ho natin sa Davao, meron ho isang namatay, abang tatlo po ang nawawala matapos nga po yung pagguho ng lupa at flash floods dyan po sa Sitio Diat, Barangay Napnapan sa Davao de Oro. Ayan po ang kinumpirma ng Provincial Risk Reduction Management Office kung saan sanghipo ng landslide ang ilang araw nga po na pag-ulan sa lugar dahil ho sa low pressure area. Balita sa ibang bansa.
Patay ang isang 6 na taong gulang na lalaki habang 2,000 katao na wala ng tirahan matapos ang sunog na naganap sa refugee camp ng Rohingya sa Bangladesh. Patay sa isang ayon po sa mga otoridad, natupok ang bahagi ng Katupalong camp sa at 400 kabahayan po ang nawasak o naabo. Samantala, ito ang 6 na sunog sa refugee camp ng mga Rohingya sa naturang bansa ngayong taon. Balitang Sports! At sisimula na po ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP at ang National Collegiate Athletic Association o NCAA sa magkahiwalay po na lugar, Marso 26 huyan, araw huyan ng Sabado. Gaganapin po ang opening match ng NCAA sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong, yung gym po dyan, na magiging venue sa unang araw po ng senior men's basketball. Sa kabilang banda po sa Mall of Asia Arena naman sa Pasay City, gaganapin ang opening ceremonies ng UAAP. Ang pagbubukas ng NCAA Season 97 ay kinumpirma kasabay ng pag-anunsyo naman ng UAAP na magsisimula ang liga sa 84th season sa kaparehong petsa. Oras mga katodos, sa mga nakatutok pala sa YouTube, nakakalimutan natin. Robert Briones, good morning. Namalaho dyan sa kay Pombo, Santa Maria, Bulacan. Si Liz Deep, good morning. Leonardo Ansa, good morning din po. Si Jing Freaks, April May. Magbisikleta na lang. Si Liz Deep, huwag na magkotse. Si Bruce Teliao, good morning. Si Lenny Escabarte, magandang umaga po. Oo, huwag na magsugal pag walang panggas. Huwag na magtalpak pag walang panggas. Nga naman. O siya, sige, sa ngalan po ng nakasama natin sa News Center, nandiyan po si Yasmin Pantalion, si Nahaya Ludovico, si Angelica Doctolero, si Jelly Meddes, si Joanna Luna, nandiyan din po si Allen Ibanez sa social media po. At sa news, eto, si J. Mark Dagala pala, mamaya, standby po kayo para ho sa balita at talakayan. At sa atin naman pong technical side, si Kuya Wener Contihino, magkasama-sama po muli tayo bukas, ganun pong alas 5 hanggang alas 6 po ng umaga para po sa Rachada sa umaga. Standby lamang po para ho sa balita at talakayan kasama si J. Mark Dagala.